What's up, motherfucker Chisi? What's up, mga kachisi? What's up, mga kachisi? What's up, mga kachisi? What's up, mga kachisi? What's up, guys? Kumusta kayo? Good morning, good afternoon, and good evening to all of you guys, wherever you are. Hello, mga kachisi. Katatapos ko lang po sa work. Ayan. Masyado lang po kasi akong naiintriga kasi sa news feed ko po sa Facebook is pinag-uusapan po yung about dun sa 3% mandatory ng mga OFW para po sa PhilHealth. Yun, mandatory po, guys. Sabi po dito, ayun, sabi po, mandatory o obligadong pagbabayad ng contribution ng mga OFWs. 3% of the monthly salary po is mandatory na i-contribute mo sa PhilHealth. Dito sa caption, guys, dun sa pinasa sa akin, sabi ni Ms. Risa Hontiveros, karapat-dapat lang patawan ng karagdagang bayad ng mga overseas Filipino workers, OFW, ang PhilHealth, total dollars naman yung kinikita nila. Ngayon, yun po yung isa mga caption. Ayun nga, guys, kasi ako din, medyo nagtatanong din about dito sa usaping to. Yun nga. Sabi ko nga, mixed reaction and emotions ako. Wow. Yung bang, ano ba yung, wala bang, ano ba to? Wala ba tayong benefits na makukuha? Kasi, like, yung magbabayad ka ng insurance plan mo. Na, kasi may mga, sa Pilipinas, merong like, pag nahuhulog ka, nung health insurance mo, may tinatawag silang maturity. Like for example, naghuhulog ka ng 7 years, tapos itutuloy mo hanggang 20 years. Yun, magiging savings mo siya. Kumbaga, hindi mo na po problemahan yung future mo. Tsaka may mga plan, alam mo yung, basta maraming plan. Ganun, plan. So, ito kasing, it's mandatory, is ang makikinabang talaga, guys, yung mga nasa Pilipinas. So, kasi, yun nga, yung iba, yung sinasabi, hindi naman natin nagagamit. Bakit kailangan nating magbayad? Kasi nga dito, meron tayong company insurance, or yung iba sa inyo may personal insurance. So, bakit magbabayad ang OFW? Marami po akong nababasang mga tapos may mga open letter na to PhilHealth. Marami po sa Facebook akong nababasa. So, yun. So, ang aking unang nag-comment po dun sa pinost ko about dito, guys, ay yung Tita Maggie ko. Shout out po Tita Maggie Torres. Sabi niya, ako ang tangi ko maipapayo, matuto mag-ipon. Huwag iasa sa gobyerno. Sabi nga, the future is in your hand. In your hand. Make money, save money. Yan, guys. So, tama naman po ang tita ko. Kaya nag-comment din ako. Oo nga. Diba? Sabi ko, grabe naman tita. Kasi hindi naman ako against kung makatulong. Pero dapat kasi baguhin nila yung thinking na ibang Pilipino na asa sa iba. Iasa na sa lahat sa iba. Ayaw gumawa ng paraan para hindi maging mahirap. Diba, guys? So, sabi ng tita ko, tama, sabi nga, pag namatay ka, mahirap, it's your mistake. Yeah. So, kasi pinabayaan mo maging mahirap ka hanggang dulo, guys. So, ayan ka, cheesy. So, unang comment. So, dun tayo sa pangalawang comment. Si Kai Talentino, ang sabi niya, guys, ang sabi niya, guys, yan, gawin mong vlog. Okay. Okay, on. Tapos,
Ang third comment ko po ay galing po sa aking pinsan, from my cousin. Tama ka dyan, pinsan. Tayong mga OFW, papahirapan ng nagsasabatas ng PhilHealth na yan. Niya, great ang pinsan ko. Akala nila ang sarap ng buhay if malayo ka sa pamilya mo. Ayan. So, I have to say hi's. Hi's. O nga naman, guys. Akala nila, diba? Ang hirap-hirap kapag malayo ka sa pamilya mo. Ayun, may nag-comment pa po, si Kael Silabarin. Ayan. Mga dilawan ang may pakana para may makurakot naman sila. Ayan, guys. Siguro naman na-open tayong mga Pilipino about dilawan. Yan, yung mga ganyan. Yung mga, alam mo yun. So, guys, kayo na yung ano, kung ano yun. Alam nyo na yun, guys. Gets nyo na yun. So, diba? Tapos yung po, galing po sa aking classmate. Si Miss Henerlaso. Totoo, mate. Okay lang sana kung kahit dito tayo sa ibang bansa, mapapakinabangan natin yan. Kahit mga magulang ko, hindi yan mapapakinabangan. Hindi naman tayo sarap buhay dito sa ibang bansa. May point po siya. Hindi mo po naman sinabi na hindi kami nagkakaroon ng ano, minsan maginhawa din naman, minsan mahirap talaga. Pero kasi kapag ang pinakamahirap kasi bilang OFW is malayo ka sa pamilya mo. Yun, yung pakiramdam. Yung tinatawag nilang homesick. At saka guys, totoo yun, hindi naman talaga natin nagagamit. Like me, may hinuhulugan din akong plan insurance, something like that. So, pag umuwi ako, meron akong sariling health insurance. So ako personally, yung PhilHealth ng anak ko, pag umuwi ako, binabayaran ko talaga, guys. Binabayaran ko po siya. So it's my voluntary, you know. It's kaya nga sabi, parang hindi naman kailangan obligado ka or mandatory pa, 'di ba? Kasi alam mo naman yung responsibilidad mo bilang isang mamamayan at bilang isang Pilipino at bilang isang may pamilya na kailangan yung suporta mo, 'di ba? So hindi kailangan gawin ng gobyerno magkaroon ng mga batas na ganyan. Alam mo, guys. Kasi likas sa ating mga Pilipino ang pagkamatulungin. My God. So hindi kailangan ng gobyerno na obligahin, lalo na po ang mga OFW, pagdating sa mga ganyang usapin. Dahil alam naman nila na gaano kahirap ang mapalayo sa mga pamilya at maging isang OFW. Alam niyo yan, guys. Kaya guys, so sana, yun, sana maging malino itong, ano na to, itong, oh my God. 5 minutes later. Ayan. Sabi po ni Kala Inablas, TikTok ka na lang. Oo nga, guys, mag-TikTok na lang tayo para medyo maayos yung border natin. Pero seryoso, guys. Seryoso talaga. Kung ako po yung tatanungin, hindi po kailangan obligahin ng gobyerno ang mga OFW. Leave us alone. Leave us alone. Kasi grabe na po yung hirap ng isang OFW. Huwag nyo na pong dagdagan. Yun lang po. At saka, peace po tayo, mga mambabatas, mga ating mga, ano, mga, ang tawag doon, guys, nakalimutan ko yung Tagalog. Ang ating mga government officials, yan. Sana po, bago po kayo gumawa ng, lalo na po sa mga mambabatas, sana po, bago po kayo gumawa ng batas, eh sana po, eh pag-isipan pong mabuti, pag-aralan mabuti, ayun pong hindi makakasakit ng damdamin, hindi po makakaagrabyado, lalo na po sa aming mga OFW. Kasi po, alam nyo naman po na, ayun, nagtatrabaho po kami para sa pamilya namin. So, actually maraming comment sa Facebook, maraming nag-react, maraming alam mo yun. Kasi nga, kahit naman po siguro sino, di ba?
yung reaction about dun sa topic na yan is napaka basta yung gusto ng damdamin po nating mga OFW talaga guys. Sabi nga, I feel you, yeah. I feel you, ka-cheesy, ganon. So, ayun, sana po, huwag na. Inangod yung mga, sa government natin, mas mabuti po, mag-ano po kayo, ang tawag doon, gumawa kayo ng mga programa na magbibigay ng mga trabaho sa mga Pilipino na alam mo yun, na-i-push silang magbanat ng buto. Alam mo yun, ganon. Kaya, sana lang. O, tingnan mo guys, iba ako nagbihis. Pagka-uwi ko diretso lang bihis. So, ganon ako medyo na-apektuhan dyan sa mga nababasa ko sa newsfeed ko sa Facebook. Kaya sana po, ayan. At saka, napansin ko din po, meron ding mga, alam po na maraming naiinis, maraming ayaw kay President Duterte, yung mga sinasabi nila po na, ayan, o sa mga guys, huwag yun naman na pong sisihin si President Duterte. Hindi lang naman si President Duterte ang ating government officials. Marami pong, may mga babatas, may congressman, may senador, tsaka may mga tamang taong gumagawa ng batas, alam mo yun. So sana yun nga guys, ka-cheesy, mas mabuting ipag-pray na lang po natin ang ating mga government officials, especially po sa mga mambabatas, na bigyan po sila ng full wisdom ni God para makagawa sila ng batas na naaayon at nararapat. Masasabi nating fair po sa lahat. Alam niyo po yun. O yun. Sana po, ayun. Pag-pray po natin sila. Nahihipuin ang puso nila. Dagdagan sila ng kaalaman ni God. Para makapag-decision po sila ng tama. At makagawa po sila ng batas na tama. So, yun. Okay, mga ka-cheesy, dyan po nagtatapos ang aking sasabihin. Ayan, shout out po sa mga kapamilya ko, shout out po sa aking anak na si Jillian. Mahal na mahal kita. Ayan, lagi ka magpipray. Okay? So, shout out po din sa mama ko. Ayan. Sa mga kapatid ko, ayan, pray, at sa inyo pong lahat, pray lang po tayo guys, pray lang po tayo lagi na sana matapos na po lahat ang pinagdadaanan ng ating mga kababayan all over the world. I hope the situation will be okay soon guys. Let's hope yan. Na sana maayos na ang lahat. That everything will be fine. Okay? Okay! Guys, thank you so much for staying with me. I hope you like my vlog. And please, click subscribe and notification bell para po sa mga susunod kong mga videos. Ciao! Bye. Bye.